Ayan, so magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, nandito po ako sa aming bakanting paupahan dito sa aming likod bahay. So ayan, makikita nyo po na nagsabit na po kami ng 500 fruiting bags. Ayan po, yung mga bakal na yan ay kahapon, ay nung isang araw po namin pina welding para masuportahan po yung bigat ng mga mushroom fruiting bag. So 500 po silang lahat, although nung nag-check po ako, nung inisa-isa namin ito, may mga suspected na may contamination na black mold. So ayan po. Sabi sa atin nung seller, nung binili natin ito noong June 22, 2023, ay 2 weeks na lang bago sila mamunga. Pero ayan, may mga ilan na medyo mas mabagal yung rate ng paglago niya. Itong mga to, mga pwede na to. Ayan. So kung makikita nyo, hindi pa natin tinanggal yung yung cotton waste tsaka yung papel sa bunganga niya ng mga fruiting bag. Baka bukas po. Kasi kakalinis lang po nung bahay namin. Gawa nga ng nagawa dito, nag-welding. So, ang alikabok talaga. Kaya baka na-stress din yung mga mushroom. Ayan, makikita nyo po yung setup namin. So, 4 na lubid po ito. Ayan, ganyan po siya kakapal. Siguro mga 10mm siguro to. Hindi po ako sigurado, ayan. Pero yung makapal po na variant yung kinuha namin kasi nung unang try po namin ay manipis na string lang po yung tapos wala, hindi niya kaya i-support yung weight. So ayan. Ito, makikita nyo rin po sa ilalim, naglagay po kami ng bakal na frame. So, pa-rectangle yan. Para lang magpantay-pantay yung mga fruiting bag. Ayan. Tapos, ang arrangement po namin, alternate. Kung yung isang row ay puro harap, yung next naman ay puro likod. Kasi, hindi po nagbabalance pag puro harap ang nakaano dahil medyo mas mabigat po, mas malaki yung nandito sa bandang pitan nung fruiting bag. Ayan, so tapos nilagyan po namin ng mga alambre to sa kada dalawang row. Ayan, 1, 2 tapos another na naman po. Tapos sinusuportahan din ng bakal ay ng alambre dito sa gilid. Ayan. Siguro mga every 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, every 5. Para lang hindi masyado maglayo yung ating tali. Ito yung unang-una namin pong ginawa. So, na-realize po namin dito na mas konti po yung may lalagay namin kasi gaya nga ng pa-triangle, o, ayan. Hindi katulad pag ganito na maglalagay kayo ng bakal na frame. Ayan. Pwedeng magpantay-pantay sila. So, ang sukat po ng tali namin ay siguro mga ito, yung kada isa nito. Ito ay kalahati ng 13. So, mga 6.5 to 7 meters. Ayan. Tapos makikita nyo po yung ating mga mushroom ay may presence ng metabolites lahat. Yan yung kulay dilaw na liquid. Hindi siya puting-puti gaya ng iba dahil nung unang beses na binili po namin siya ay grabing lakas ng ulan din. So baka na-stress din yung ating mga mushroom, lalo na yung mycelium. Ayan. So dito nga po pala, ibinukod ko po yung mga nakita kong may possible contamination. Ayan. Mapapansin nyo po, compare dun sa iba. Ayan, pag-compare po natin sila. Kung ito, mukhang fully colonized na yan. Or ito. Ayan, ito po, parang hindi siya nagtuloy.
parang may black na amag po siya. So, although hindi po ako sure, pero mabuti nang i-separate natin sila dyan. Ayan. So, kung alam nyo guys kung bakit wala pa akong ni isang pinhead na nakita nag-pop out, hindi ko alam kung masyado man na-stress yung mycelium natin. Dahil nga gawa ng may nag-welding dito, tapos nung unang beses na dinala namin dito sa aming growing house ay naulanan po sila. Nung siguro mga 95% fully ravified pa lang sila. Ayan. Pero makikita naman po na puti na rin po yung part na to. Ayan. Tapos sinaksak ko po muna yung electric fan namin. Ayan. Sinasaksak ko po yan siguro mga 3 to 4 times a day. Tapos mga every 30 minutes. Tapos ito po, humidifier, kaso parang walang tulong. Pero, yan, ewan ko kung basa. Pero nakikita ko po kasi kung ano yung humidity dun sa kwarto ngayon. So, ngayon, ang naka-indicate ay 58 o 59%. Eh, ang required po sa ating mga mycelium mushroom ay mga around 70%. So, kapag ganun po, na nakita ko mababa, nagmi-misting na lang po ako sa mga pader. Ayan. So, ayan, nalinis ko na rin po. Siguro sa separate video na lang yung cleaning process natin kasi medyo mahaba. Ayan. So, ito pong lugar namin, residential area din kasi. Kaya, ano, parang wala akong choice kundi magkaroon ng electric fan muna para sa konting ventilation kasi mas mainit talaga siya. So, para pumasok yung preskong hangin. Ayan. So, ito. Medyo moist po siya kasi nagmisting po tayo kanina. So, hoping na sana merong mag-pop out na ng mga pinheads. Ayan. Siguro kung pupunuin po ito, itong lugar po namin, mga around 15 square meter lang po ito. Siguro mga 1,500 fruiting bags ang kasya. Ayan. Kasi ito pong nandito ngayon, 500 na yan. Ayan. Pero dahil baguhan lang din po ako, may mga kailangan pa po kong hasain sa mga practice kung paano mag-alaga. So, dito muna tayo magsimula sa 500. So, ayan. Nakita nyo rin po, tiles din po yung aming kwarto. So, alangan naman na ipabakbak na yan. So, ang gawin nyo na lang po kung same situation po kayo sa amin. Pagkatapos nyo pong mag-misting ng mga pader, i-map nyo rin po agad dito. Para naman po kung may dadaan, eh, hindi naman madudulas. Ayan. Ayan pong color white na yon na nabili ko sa online shopping store ay yung ano, pinang-misting ko po dito sa mga fruiting bag. Tapos may spraying rod po ako na ginagamit para naman sa mga pader. Ayan. So, yun lang naman ngayon. So, ano na po ito? Bali, ito ay dahil nag-start tayong bumili nito nung June 22. So, 8 plus dahil July 5 na ngayon. Pang 13th day na po nila. Ayan. So, hoping na meron na pong maglabas ng pinhead bukas. So, yun lang po. Subscribe for more mushroom updates. Bye-bye.